Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral na tirang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Muriel, na maghahatid sa inyo ng isang kwentong kapungpulutan ng aral. Ang maririnig nyo ngayon ay isang kwento tungkol sa batang kwago na nagtataka kung ano nga ba ang trabaho ng kanyang ina. Ito ay pinamagatang Ang Bag ni Inang Kwago. Isinulat ni Mariel Balakwet ng Division of Agusan del Norte at iginuhit naman ni Neil Arado ng parehong division. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod at ng aking mga kapatid. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga aklat? Halina't makinig! Hindi pa lumalabas si Haring Araw at tahimik pa ang paligid, ngunit dinig na ni Hugo ang kaluskos sa kanilang kusina. Amoy na niya ang masarap na luto ni Inang Kwago. Alam na ni Hugo na aalis na naman ng maaga ang kaniyang ina. Dali-daling bumangon si Hugo at pumunta sa kusina. Tapos nang magluto si Inang Kwago. Nakaligo na rin ito at nakabihis na. Bit-bit na niya ang kaniyang malaki at kulay pulang bag. Inay, ano na naman ang laman ng iyong bag? Bakit pa tuwing umaalis ka ay punong-puno ito ng maraming gamit? Tanong ni Hugo. Ito ay mga bagay na kailangan ko sa aking trabaho. Nakangiting sagot ni Inang Kwago. Gusto ko pong sumama, Inay. Nais kong makita ang lugar na pinupuntahan mo araw-araw. Nagmamakaawang sambit ni Hugo. Hindi ka pa pwedeng sumama. Maliit ka pa. Hindi mo pa kayang lumipad ng 3 oras at tumawid sa 2 ilog. Sabi ni Inang Kwago. Maliit pa ang mga pakpak ni Hugo at hindi pa niya kayang lumipad ng malayo at matagal. Umalis na si Inang Kwago at malungkot na naiwan si Hugo sa kanilang bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw siyang isama ng kanyang ina. Mula sa kanilang maliit na bintana ay tanaw ni Hugo ang pag-alis ng kanyang ina. Napapaisip siya kung bakit kahit malayo ang nilalakbay ni Inang Kwago ay matyaga pa rin itong binibitbit araw-araw ang malaki nitong bag. Magtatakip silim na nang umuwi si Inang Kwago. Magulo ang buhok nito at halatang pagod na pagod. Dali-dali siyang sinalubong ni Hugo. Nagmano ito sabay abot ng isang basong tubig at kinuha ang malaking pulang bag nito na walang laman. Naibsan ang pagod ni Inang Kwago sa matatamis na ngiti at lambing ni Hugo. Inay, tara na at maghanda na tayo ng hapunan. Wika ni Hugo. Tinulungan niya si Inang Kwago sa pagluto ng masarap na hapunan. Pagkatapos kumain ay naghanda na si Inang Kwago ng mga gamit na kaniyang dadalhin kinabukasan. Isa-isa niya itong ipinasok sa kaniyang bag. Nagtaka si Hugo dahil puro pintura ang laman ng bag ni Inang Kwago. Inay, para saan po iyang maraming pintura sa loob ng iyong bag? Tanong ni Hugo. Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Sagot ni Inang Kwago. Aha! Malamang isang pintor si Inay. Sabi ni Hugo sa sarili. Naalala ko isang araw ay umuwi siyang maraming pinturang kulay berde sa kanyang mukha. Kahit ang bag niyang pula ay may bahi din ng pintura. Sa sumunod na araw ay nakita na naman ni Hugo na naglalagay ng maraming tinapay, gatas, candy at biskwit si Inang Kwago sa bag nito. Aba Inay, ang daming masasarap na pagkain. Para saan po ito? Nagtatakang tanong ni Hugo. Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Sagot ni Inang Kwago. Aha! Malamang isang tindera si Inay. Sabi ni Hugo sa sarili.
Siguro ay ibebenta niya ang lahat ng tinapay, gatas, candy at biskwit sa kanyang pinagtatrabahuan. Kawawa naman si inay, sana ay pwede ko siyang tulungan sa pagbebenta ng mga ito. Sa sumunod na araw ay nakita na naman ni Hugo na naglalagay ng maraming basahan, walis tingting at daspan si Inang Kwago sa kanyang malaking bag. Inay, para saan po iyong maraming basahan, walis tingting at daspan sa loob ng iyong bag? Tanong ni Hugo. Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Sagot ni Inang Kwago. Aha, malamang isang janitor si inay. Sabi ni Hugo sa sarili. Kaya pala napakalinis at napakaayos din ng mga gamit sa loob ng aming munting tahanan. Kumikintab ang aming mga kubyertos na tila maraming salamin sa aming kusina. Sa sumunod na araw ay sinilip ni Hugo ang laman ng bag ni Inang Kwago. Nagtaka siya dahil puro gamot ang laman nito. Inay, para saan po yung mga gamot sa iyong bag? Tanong ni Hugo. Gagamitin ko ito sa aking trabaho, Hugo. Tanging sambit ni Inang Kwago. Aha, malamang ay isang doktor si inay. Sabi ni Hugo sa sarili, sabay tingin sa ulap. Naalala ko noong ako ay nagkasakit at nilagnat. Dinala ako ni inay sa doktor at nakita ko ang kaparehong gamot doon. Patuloy sa pagtataka si Hugo kung ano nga ba talaga ang trabaho ng kanyang ina. Nais ding sumama kay Inang Kwago upang masaksihan ang pinagkakaabalahan nito. Ngunit maliit pa siya at hindi pa sapat ang laki ng kanyang mga pakpak. Dumaan ang ilang buwan, unti-unting lumalapad ang mga balikat ni Hugo. Lumalaki na ang kanyang mga pakpak, sapat nang makalipad sa malalayong lugar. Sa wakas, maaari na siyang sumama kay Inang Kwago gaya ng ipinangako nito. Isang magandang umaga ang bumungad kay Hugo. Ramdam niya ang haplos ng simoy ng hangin. Nalalasap rin niya ang sarap ng amoy ng luto ni Inang Kwago. Sabik siyang bumangon at inunat-unat ang kanyang mga pakpak. Sa wakas ay makakasama na rin ako sa inyo. Masayang sabi ni Hugo sa ina. Maaga silang umalis ng bahay at daladala pa rin ni Inang Kwago ang malaki nitong bag. Oh, halika na Hugo! Simulan na natin ang ating paglalakbay. Sabi ni Inang Kwago. Sundan mo lamang ako upang hindi ka mawala. Dagdag ng ina. Aliw na aliw si Hugo sa kanyang nakikita. Napakalawak ng himpapawid, kay puti ng mga ulap na tila sumasabay sa kanilang paglipad. Aliw na aliw si Hugo sa kanyang nakikita. Napakalawak ng himpapawid, kay puti ng mga ulap na tila sumasabay sa kanilang paglipad. Tanaw niya mula sa ibabaw ang agos ng ilog at ang mga punong sumasayaw sa tugtog ng hangin. Sa kalagitnaan ng kanilang paglipad, naramdaman ni Hugo ang pangangawit ng kanyang mga pakpak. Napatingin siya sa kanyang ina at nagtaka kung bakit hindi baka sa mukha nito ang kapaguran. Sa halip ay ngumingiti pa ito at mas binilisan pa ang paglipad. Mataas na ang sikat ng araw nang masilaya ni Hugo ang telang parihaba na parabang sa kanila ay kumakaway. Sa likod nito ay isang maliit na kubo na napapalibutan ng mga kulay na bakod. Inay, ito na po ba ang lugar na iyong pinagtatrabahuhan? Namamanghang tanong ni Hugo. Oo, Hugo. Tara, kanina pa sila naghihintay sa aking pagdating. Sagot ng kanyang ina. Pumasok sila sa kubo at namangha si Hugo sa kanyang nakita. Bumungad sa kanya ang isang bedeng pisara. Sa gilid nito ay may maliit na kahong lalagyan ng mga gamot at sa isang sulok naman ay nakahanay ang mga gamit panlinis. Iba't ibang uri naman ng mga batang hayop ang nakaupo sa loob na matyagang naghihintay sa pagdating ni Inang Kwago. Magandang umaga, Gurong Kwago! Sabay-sabay nilang bati. Magandang umaga rin, mga bata. Mabuti naman at nandito na kayong lahat. Kasama ko nga pala ang aking anak na si Hugo. Sa susunod na taon ay magsisimula na rin siya sa pag-aaral. Wika ni Gurong Kwago. Maya-maya ay inilabas ni Gurong Kwago ang lamang mga pagkain mula sa kanyang bag. Isa-isa niya itong ibinigay sa kanyang mga mag-aaral. Nahaplos ang damdamin ni Hugo nang napagtanto niya ang trabaho ng kanyang ina. Nasagot na rin sa wakas ang mga tanong sa kanyang isipan. Ipinagmamalaki ko! Isang guro ang aking ina! At doon nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig!
Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anim ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matuto.